Hi guys! Welcome sa Sip9. In this video, ay itutuloy natin yung series natin on converting units of length. So, we will have more examples in this video. For the first example, we have 2,300 centimeters is equal to blank meters. So, sa previous video, ang ginawa natin ay sinusulat lang natin yung given. Tapos, gagawin natin siyang fraction by putting 1 as denominator. Tapos, imumultiply natin siya doon sa conversion factor, no? And before multiplying, dapat matanggal natin yung centimeter, di ba? Kasi ang gusto natin na unit sa final answer ay meter. So, paano natin tatanggalin yung centimeter? By putting centimeter in the denominator of the conversion factor. No? Bakit? Kasi multiplication yan. Pag nag-multiply tayo mamaya, makakancel yan. No? And since meter yung gusto nating maging unit ng final answer, lalagay natin yung meter sa itaas. No? So, looking at the conversion factor of meter centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeters. So 1 meter is equal to 100 centimeters. Okay, so multiplying, we have 2,300 times 1 is 2,300, no? Pero makakancel itong centimeter, which means na yung unit ng ating numerator is meter. And 1 times 100 is 100, which means that 2,300 meters divided by 100 is equal to 23 meters. So ito yung sagot natin. Next, 23 meters to kilometers. So ganun ulit. Sulat natin yung given and then gawin natin siyang fraction by putting 1 as denominator. And then we multiply. Ayaw natin ng meters. Gusto natin kilometer yung unit. So, lagay natin yung meter sa denominator and then yung kilometer sa numerator. And looking at the kilometer-meter conversion factor, 1 kilometer is equal to 1,000 meters. 1 kilometer is equal to 1,000 meters. So, kompleto na yung numbers tsaka yung units, we multiply. But before that, cancel natin yung meters. So, 23 times 1 is 23 and then yung unit natin ay kilometers. And then 1 times 1,000 is 1,000. So, this is equal to, paano nga tayo nagde-divide pag ng, by 1,000? Pinaka-shortcut is to move the decimal point 3 places to the left. Kasi tatlo yung zeros. So kung ilan yung zeros, yun yung number of movements. So walang number dito, lalagyan natin dito ng 0 at yung decimal point natin ay nandiyan. So, okay. So lalagyan din natin ng 0 yung left ng decimal point. Right, so that's 23 thousandths kilometer. So ano napansin nyo? 2,300 centimeter naging 23 meters, tapos naging 23 thousandths kilometer. So in effect, ay kinonvert natin yung 2,300 centimeters to 23,000 thousandths kilometers. Question. Meron bang way para i-convert yan ang diretso? No? So, 2,300 centimeter to kilometers. No? Without going through the
two steps, no? Dalawang steps ang ginawa natin, kinonvert muna natin siya sa meter, and then we converted it to kilometer. Besides, kung centimeter tsaka kilometer yung unit mo, wala siya dito, di ba? Centimeter to kilometers. So, ang partner lang ng centimeter ay meter tsaka millimeter. No? Posible ba yon? Of course, there are other ways, no? Pero ituturo ko sa inyo yung standard na katulad ng ginawa natin dito sa mga previous examples. So, paano yon? 2,300 centimeters. Lagyan ulit natin siya ng denominator na 1. Dadaan tayo sa meters. Katulad kanina, no? So, ayaw natin yung centimeter. Lagyan natin sa baba. Tapos, meter yung nasa itaas. And again, 1 meter is equal to 100 centimeters, no? So, identical yung step nito, no? Parang nandito din, no? The same as this one. Same, di ba? Pero, hindi na muna natin i-multiply. Mag-multiply ulit tayo ng another conversion factor, no? Remember, pag minultiply natin dyan, ang unit natin ay magiging meter, di ba? Kasi, makakancel to. So, hindi meter ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay kilometers, no? So, ibig sabihin, dapat mawala rin yung meter. So, maglalagay tayo ng meter sa denominator at tapos kilometer yung nandito. And 1 kilometer is equal to 1,000 meters. So, pareho din siya dito. Diba? Same lang. Kaso, diniretso natin siya. Okay? Ano na mangyayari? We cancel the units. So, centimeter. Then, centimeter, meter, meter, which means that the final unit is kilometers. So, multiplying, we have 2,300 times 1 is 2,300, pero yung unit ko ay kilometers. Tapos, yung ang denominator ay 1 times 100 times 1,000, that's 100,000. Walang unit kasi na-cancel na yung centimeter at meter. So, this is equal to, it's 2,300, nandito yung decimal point, ilang zeros? There are 5, no? So, 1, 2, 3, 4, 5. Maglalagay ako ng 0 dito kasi walang number. And then, I'll have my decimal point here. Okay, ibig sabihin, this is equal to 23,000 kilometer. Question. Pwede bang... Oh, sorry. Parang kulang na zero. Isang zero pa. Andito yung decimal point. And pwede tayo maglagay ng zero dito. So, question. Pwede ko bang tanggalin yung dalawang zeros dito? Yes, no? Kahit ilang zero pa nilagay mo dyan, basta puro zero yung nasa kanan. It doesn't matter, pareho lang yung value, no? So, ibig sabihin, I can remove the two zeros. Ibig sabihin, yan yung sagot natin, and that is equal to the previous answer. Okay, so, diniretso natin yung multiplication. Dalawang beses tayo nag-multiply ng conversion factors para makarating tayo sa kilometer. No? So, this is the same as doing the two steps we did in number 1 and in number 2. So, bahala na kayo kung anong solution yung gusto nyo, kung saan kayo komportable. Pero kung magawa nyo to, mas maganda kasi mas diretso na siya. No? Alright, so maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Invite nyo yung mga friends ninyo na manood ng Sipnayan.
And I'll see you in the next video.